medyo off lang yung dating kapag nakatutok lang sa inyo yung camera. Tapos wala pa kayong ginagawa kasi ayaw nyo pa mag-start dahil konti pa lang yung viewers. So habang nag-aantay kayo, boring. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng intro video dun sa Facebook Live niya. Yo, what's up mga tol? So ngayon po ay mayroon na naman po tayong bagong video tutorial, no, para sa mga kapatid natin dyan na mahilig mag-livestream ng kanilang mga business online, no? Related po doon sa una kong video tutorial na how to use your DSLR camera for your Facebook Live. Ngayon naman ay how to make your Facebook Live look professional, no? Gamit ang ating OBS. So, punta tayo dito sa ating laptop. So, ayan. Hanapin natin ang OBS. So, ito. Open lang natin yung app na OBS. And then, siyempre, nag-boss mo na tayo ng Facebook. Facebook. Yung sa una ko pong videong ginawa, pinakita ko naman doon kung paano gamitin yung OBS sa Facebook Live. No? Kukuha naman yung link, yung stream key na link. I-paste mo rin sa OBS. Setup lang natin to ng live. Ayan. So, ulitin lang natin dito. Ayan. So, ito na yung Facebook Live natin. Karamihan kasi sa Facebook Live, no? Yung mga nagla-live ng online, lalo yung mga online selling, no? Para to sa inyo, eh. Para to sa inyo, sa mga nag-online selling, no? So, since na DSLR na yung gamit ng camera sa pag-live stream o sa pag-Facebook Live, medyo professional na yung dating nyo, no? Hindi na siya yung phone na portrait mode, no? Pa-landscape na siya. So, medyo maganda na. Kung nakapanood yung mga live ng Lazada, ng Shopee, ganun ka-professional. So, ang problema dito, kapag nagla-live kayo ng... Pag magla-live kayo, no? Medyo off lang yung dating kapag nakatutok lang sa inyo yung camera. Tapos wala pa kayong ginagawa kasi ayaw nyo pa mag-start dahil konti pa lang yung viewers. So, habang nag-aantay kayo, boring. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng intro video dun sa Facebook Live nyo. Pwede rin na picture nyo lang. O kaya pwedeng logo nyo lang sa harapan. Or pwede rin video, no? Meron kayong mga videong pwede kayong gumawa ng intro video nyo habang nag-aantay kayo ng mga viewers nyo. Ayun yung magpi-play. So, ang kailangan nyo lang dito, kailangan lang dalawang tao kayo. No? Isang nag-live, tsaka isang nagpo-control ng OBS. So, kapag ready na kayo mag-live, pwede nyo nang alisin yung intro video na yun. And then, dire-diretso na pag-live. So, ngayon, nandito na tayo sa OBS, mga tol. I-click nyo lang itong plus button. Ayan. Media source. And then, okay. So, ito na ang lalabas. Browse. So, mag-browse tayo ng video. So, ito na yung video natin. Then, click nyo lang yung video na gusto nyong mag-play sa Facebook Live nyo. So, open. So, papasok na siya dyan. Start playback when source become active. Show natin when playback ends. So, yan. Chinek ko lang yan, mga yan. Then, okay. So, ito na yung video na actually, ito yung una kong video tutorial nun. So, ayan. Pwede ko siyang i-live. Kahit talagang hindi naman siya live. No? Ayan yung maganda rito. Pwede kayong mag-play ng video nang naka-live sa Facebook. So, ito na yung video natin. So, pwedeng ito, habang nagpi-play ito, nag-aantay kayo ng viewers, and then pag ready na kayo, i-off nyo lang siya dito. Nakikita nyo ito. Itong mata. Itong eye na to. Pag kinlik nyo yan, so wala na siya dyan. Hindi na mag-a-appear yun doon sa Facebook Live nyo. Ang mag-a-appear na dyan yung mismong video nyo ng live. So, pwede na kayong mag-intro ng "Hey guys! Welcome back to our channel. Live po tayo ngayon para sa ating mga binibenda, mga sugi." Wala lang akong nakakonnect ngayon na camera kasi gamit ko sa pag-video. Pero pag nakakonnect siya dyan, nakonnect nyo. So, nandun naman yung sa isang video, sa tutorial video ko, kung paano i-connect yung camera sa inyong OBS.
So kung gusto niyo mag-commercial dahil kailangan niyo mag-isolate ng gamit na magti-prepare kayo ng mga ila-live niyo ulit. So i-click niyo lang ulit 'to. And then magpi-play ulit yung video. No? So para hindi boring, para meron silang napapanood. Pero sample lang naman 'to, pwedeng video niyo na nasa iyo kayo o nakanta kayo para ma-entertain sila habang nagpi-prepare kayo ng mga ila-live mo. So next, ang gagawin naman natin, mag-a-add tayo ng logo. Click nyo lang ulit yung plus. And then image. Yan. Image. Then okay. Browse. Ito tayo rito sa... So ito mga tol. Click natin yan, yung logo nyo na gusto nyong ilagay doon sa inyong Facebook Live. So habang nagla-live kayo, so pwede nyong i-move yan, pwede nyong hatakin kung gaano kalaki gusto nyo. For example, mag-i-start pa lang kayo mag... So kung mag-i-start pa lang kayo ng live, pwedeng nakaganyan lang siya dyan. So para pakita natin, punta tayo sa Facebook. Ayan, waiting for live video. Start streaming na tayo dito. Start streaming. Connecting. Punta tayo sa Facebook. Connecting video. Tayo, connecting video na mga tol. So, ayan na. Click natin. So, ayan. Kung ano yung nasa OBS, ayan yung mag-a-appear sa Facebook Live. Okay, gets? Ngayon, kapag gusto nyo nang magsalita at magpapakita na kayo sa camera, pwede nyo itong igili dito. So, kailangan nyo lang ng isang operator ng OBS nyo, ng laptop nyo, para siya yung magkocontrol habang nagsasalita kayo. So, ayan. Nilitan natin. So, maya-maya ng konti, liliit na rin to. Ayan. Ayan ang sinasabi ko. So, dapat nakasetup na itong mga to para pag naka-live na kayo, hindi may kita ng mga viewers nyo na nag-a-adjust kayo dyan, nag-a-adjust. Kasi mag-a-appear yun dun. Kung ano yung gawin nyo sa OBS, ayun yung mag-a-appear sa Facebook. So, dapat nakasetup na lahat. Nakaready na yan para click na lang kayo ng click dito kung ano yung gusto nyo mag-appear. So, kinlip natin yung isa. Kaya natin, medyo delay lang ng konti. Yo, what's up mga tol? So, magandang araw sa lahat. Pumilig ko bang mag-online streaming? O so, naka-live na to mga tol. Naka-live na. Para mag-benta ng inyong mga products online. O may hinig kayong pumunta. Ipakita sa buong video. So, naka-live na to mga tol, no? So, naka-live na kahit talagang hindi naman siya live. With logo. With matching logo. So, ayun yung maganda dyan mga tol. Stop mo na natin to. May mic naman dyan. So, ngayon mga tol, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-live ng naka-playlist, no? Pwede kayong mag-live ng video ng naka-playlist. Kung marami kayong video na gusto nyong i-live, pakita sa mga followers nyo, pwede nyong gawin yon ng naka-playlist. So, continuously na mag-play siya, dare-darecho. Kung ano yung pagkakasunod-sunod ng nilagay nyo sa OBS ng video, ganun din siya mag-play dare-darecho. So, click nyo lang itong plus sign. Then, dito kayo pupunta sa VLC Video Source. Okay? Click nyo yan. Then, okay. Ayan. So, ito yung playlist. Mag-add. So, click nyo itong plus sign. Add files. So, click natin ito. Then, click nyo na yung control. Ayan. Check ulit. Check. 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 Then, kapag napili nyo na yung mga video na gusto nyong ilagay sa playlist, click nyo lang yung open, and then, okay. So, and then, kailangan nyo siyang i-arrange dahil yung size ng video ko is medyo cinematic, kaya hindi siya fit nun sa screen. So, i-adjust nyo siya para pumantay. So, ayan na, nagpi-play na yung video natin. So, dire-diretso yan mga tol. Pag-chinect natin siya sa Facebook, pagdating sa Facebook, dire-diretso na siyang magpi-play. No? Pwede nyo na siyang hayaan. No? Ganun lang kasimple, mga tol. Walang kahirap-hirap. So, kung gusto nyo palitan, click nyo lang to. I-click nyo tong isa. Ayan. So, dito nyo makokontrol kung ano yung magpi-play dun sa Facebook Live. So,
perfect yung volume, pwede nating hinaan. Pwedeng lakasan, depende. Kaya dapat lagi yung i-check dito sa Facebook. Kung sakto ba yung audio nyo, baka mamaya sobrang lakas, medyo basag na. So dito nyo siya i-adjust. Okay? Pwede nyo siyang i-rename para alam nyo kung ano yung mga video na nasa loob doon. So ito, playlist. So kung gusto nyo naman magsalita na ng live sa inyong Facebook live, check nyo lang yan. And then, mag-a-appear na yung video nyo. So wala lang ako nakakonect na camera, pero ayun na yun, kayo na yung makikita rin sa live. So pwede na kayong magsalita. So sana nakatulong yun, yung tutorial natin ngayon, mga tol. Ganun lang kasimple, mga tol. So sa ganung paraan, magmumukhang professional yung pag-Facebook live mo. Medyo masarap sa mata, masarap panoorin. Yun lang po, maraming salamat po sa inyong panonood, kapayapaan at pag-ibig po para sa ating lahat. Peace out!